Naging malaking hamon para sa Kongreso ang pagpapasa ng 2024 National Budget ngayong taon dahil bago maipasa, nagkaroon ng dagok sa OVP na matanggalan ng confidential fund. Para bang pinapayagan ng DBM ang ganitong kalakaran sa iba't ibang mga ahensya? Question ko po, ano ang naitutulong ng confidential and intelligence fund sa paglago ng ating ekonomiya? The confidential funds po, as provided here, can be given to civilian government agencies that are intended to support their mandate or operations. Bagay na dinepensahan ng ilang mambabatas. I am with the President, Vice President Inday Sara in saying yung mga tao na yan na yung humaharang dyan ay yung mga enemy of peace. Okay. I am referring to the enemies of peace as to those yung pakabayan black, yung mga nirintag ni Juma Sison na kanilang part and parcel of the revolutionary process yung mga party list as part of the CPP-NPA-NDF. Kung sino man na kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Naging matunog din ang pagkakaungkat sa paggasta ng OVP sa loob ng 11 araw na mahigit 100 milyong piso. Ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Simula na napagdesisyonan na natanggalin ng CIF ang OVP, nagsimula na rin na magkalamat ang relasyon ng Uniteam. Hindi ko nakita yung nasa social media. Hindi ako mag-comment. Na parang sinabi din Edman nyo daw, ma'am. Totoo ba yun, ma'am? Wala akong nakita. Wala pong personalan dito. Trabaho lang. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Yeah. Itindig ako tayong lahat para sa kapangyarihan ng bayan. Kaya naman naging matunog din ang umano'y impeachment plan ng Kongreso laban kay VP Sara Duterte. Pero agad namang nilino ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang ikinakasang impeachment ang Uniteam laban sa kaalyado nilang si Duterte. Of course, binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. She does not deserve to be impeached. So we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Why? Because before he left, I asked him about the impeachment and he told me the truth that he knows about the impeachment. Sa gitna naman ng issue sa CIF at impeachment, sa pamamagitan ng kanyang palabas sa telebisyon, nagpasaring si dating Pangulo Rodrigo Duterte at hinamon ng COA na imbestigahan ang korupsyon na matagal nang nangyayari sa Kongreso. Kahit na pinabulaanan ito ni Romualdez, sinundan agad ito ng pagpayag ng Kongreso na muling makipagtulungan sa ICC para imbestigahan ang madugong war on drugs ng Duterte administration. Kung hindi itutuloy ang impeachment para matanggal ang VP Sara, aday susuportahan naman nila ang imbestigasyon laban sa mga Duterte na posibleng maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest laban kay VP Sara. Mismong si PBBM ang nagsabing pinag-aaralan na ng pamahalaan ng posibleng pagbabalik ng bansa sa ICC. Sa kabilayan ng naunang mga pahayag na pinuputol na nito ang ugnayan ng bansa sa naturang tribunal court. Kaya naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na isa sa idinidiin sa reklamong isinampa sa ICC ukol sa drug war ng pamahalaang Duterte, inihahanda na raw ang sarili sa anumang posibleng mangyari. The President says categorically that he is allowing ICC to come in and make the investigations, then that's backpedaling.
Sa gitna naman ng issue ni Lino ni Romualdez na sasalang pa sa deliberasyon ang resolusyon ng Kamara, pero nakahanda raw itong sumunod sakaling magbaba ng polisiya ang palasyo. Samantala, bago matapos ng taon, naipasa na ang 2024 National Budget at formal nang hindi inaprobahan ni PBBM ang confidential funds ng ilang ahensya at ililipat na lamang ito sa mga ahensyang nakatutok sa West Philippine Sea. Giselle Simon, Newslight.